Hallelujah. Kaya sa oras na to, as we study the Word of God, natapos natin kahapon ang sulat ni St. Jude. Ngayon, ang pag-usapan natin ay ang sulat ni John. Okay, the first John, the three, yung tatlong aklat o sulat niya. Hallelujah. So mga kapatid, ihanda natin ang ating mga sarili, ang ating puso at isipan. At buksan natin ang ating mga banal na kasulatan sa unang kabanata ng unang 1. Hallelujah. Sabi ng 1 John chapter 1 verse 1, that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we look upon and have touched with our hands concerning the word of life. Ano yung nilalaman ba ng sulat na ito? Ano ba yung gustong sabihin ni Juan sa sulat na to? Mga kapatid, when we read the Bible, we do not interpret it the way we see it, but we interpret it through the Holy Spirit and the way God wants us to see the truth. Marami tayong makikita, pero sabi nga natin, iisa lamang ang kahulugan ng mga salitang ito. Pero maraming paraan upang isabuhay ang mga kapahayagang ito. Okay? So kapatid, ilagay mo dyan sa comment section, makinig at magsabuhay. Okay? Makinig at magsabuhay. Ibig sabihin, kapag narinig mo ito, hanapin mo kung paano mo isasagawa ang mga bagay na narinig mo sa iyong buhay upang maranasan mo ang kabutihan at katapatan ng ating Diyos. So ano ba ang nilalaman ng unang 1? Ito ang nilalaman. Binigyan na tayo ng paunang silip ni Juan. Sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya. So, ang tinutukoy nila ay ang Panginoong Hesukristo. Nasabi dito, sa Kanya nasa simula pa ay siya na. Ang salita na nagbibigay buhay, narinig namin siya at nakita, napagmasdan, at nahipo ng aming mga kamay. So ito ay bunga ng kanilang personal encounter with Jesus Christ. No? Nakasama nila, narinig nila, nahipo nila. So, mga kapatid, this is another letter that speak about Jesus Christ. Kaya papasahin niyo po dito, no, yung sa pasimula lagi. Kitang-kita niyo kung paano sinimulan ni John, similar to the book of John, sa Gospel of John. No, nakita niyo in the beginning, no, sa pasimula. So dito, sabi dito, sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya, nasa simula pa siya na. Bago pa man ang lahat ng bagay, si Kristo ay si Kristo na, siya na. Siya ang salita na nagbibigay buhay. In the John chapter 1, nasabi doon, ang walang bagay na nalikha sa mundo nang hindi sa pamagitan ng Kanyang salita. Okay? At sabi nga, nasa Kanya ang buhay. At ang sabi dito, ang salita na nagbibigay buhay, narinig namin siya, nakita, napagmasdan, nahipo ng aming mga kamay, the one whom we love, without seeing, the one whom we have accepted as our Lord and Savior, siya at wala nang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Sa verse 2, sabi, the life was manifested. So, ang ibig sabihin nito, nahayag ang buhay. Nakita namin siya at pinatotohanan sa inyo. At pinangangaral namin sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at nahayag sa amin. So pansinin niyo mga kapatid, dahil sa kanilang natuklasan, naranasan, sa kanilang karanasan sa ating Panginoong Hesukristo, nalaman nila ang tunay na kahulugan ng buhay. Okay? So, tinatawag na ang buhay ay ang liwanag. Ibig sabihin, kung walang liwanag, walang buhay. Ika nga, parang sa bahay.
malalaman mo na may tao sa loob kung ang tahanang ito ay merong liwanag. Okay, at siyempre, pag walang liwanag, it's either tulog o walang tao sa lugar na yon. But that is literal. But the truth is, God is the only source of life. Not only life for our physical body, but its purpose. Ang pinakamalaga ay ang may buhay na mayroong layunin. Sapagkat sabi nga natin, purpose is the reason of creation. Kung walang layunin ang lahat ng lika, hindi dapat sila nalika. Pero nalika sila sa isang layunin, sa mga bagay na kailangan. Sila ay bahagi ng plano ng Diyos upang makaisakatuparan ang kalooban niya. Hallelujah. Sabi dito, nakita namin si Kristo. Pinatotohanan namin sa inyo, narinig nila sa pangangaral. Nakita nila ang damdamin ng Panginoong Jesucristo, ang kanyang kabigatan sa mga makasalanan, at ang paghangad niya na maligtas ang lahat. Ang sabi dito, ipinangaral namin sa inyo ang buhay na walang hanggan. John 3:16. Alam naman natin siguro ang John 3:16. Sana hindi po ito ang nag-iisang Bible verse na inyong sinaulo. No? So many promises in the Bible, they are all powerful. Kaya lang, kapatid, kung isa lang ang pinanghawakan mo, I tell you, brothers and sisters, marami pa. No? As sabi dito, pinangaral namin sa inyo ang buhay na walang hanggan, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have eternal life. So, ibig sabihin, kung tatanggapin mo ang Panginoon, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi ng John 14:6, I am the way, the truth, and the life. So, maliwanag doon mga kapatid. At sabi dito, pinahayag ito sa amin, sabi ni John, ng Ama. Okay? So, ano ang nilalaman ng mensaheng ito? Number one, our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. The center of this, no, ang pinakasentro ng bagay na ito ay ang ating relasyon sa ating Diyos, sa ating Panginoon. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Hallelujah. The most important relationship you have is not with your husband or wife or with your parent and siblings. But the most important, ang pinakamahalagang relasyon na dapat meron ka ay ang relasyon mo sa ating Diyos, Ama, at sa Panginoong Jesucristo. That is the most important because everything relies on our relationship to God. Everything, our dreams, our family, our loved ones, no, our life, our purpose, everything is anchored in our relationship to our God and Savior. Amen po ba? So tandaan niyo po yan mga kapatid. Unang-una ang relasyon sa Ama, sa Diyos. Ibigin mo siya ng buong puso, isip at kaluluwa. And number two, kapatid, mahalin mo ang iyong kapwa. Sino ang iyong kapwa? Kasama dyan ang iyong pamilya. Kasama dyan ang iyong mga kaibigan. Kasama dyan ang lahat ng nilalang ng Panginoon. Kasama dyan ang iyong kaaway. No? Love your enemy. Hallelujah. Praise God. Kaya ba natin yan? Lagayin nyo nga dyan sa comment section, love your enemy. No? Nung kami po ay nasa Masbate, hiniling ko sa mga kapatid,
Panalangin nyo nga ang mga taong nakasakit sa inyo, ang mga tao na may malaking kasalanan sa inyo, ang mga tao na nagplano na hindi maganda sa inyo, panalangin nyo sila. Alam nyo, kapag nung ginawa nila iyon, kinikilabutan ako. Not because nautusan natin sila, but because the Holy Spirit put every word in their mouth. Lumabas po iyon. No, as if, usually dito sa Manila, pag sinabi mo isang tao mag-pray, mahihiya yun. Walang alam. Pastor, di ako marunong manalangin. But these people, nung sabi ko manalangin, talagang lumabas sa bibig nila. It only means one thing, that when we pray, it is not us, but the Holy Spirit in us who give us the right word and the right prayer so that the Father will answer all our prayers. Okay? Para may katugunan, dapat nasa tulong ng banal na Espiritu. Hallelujah. So, sabi ng 1 John chapter 1 verse 3, ipinahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama namin kayo sa pakikiisa sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. So, yan po ang katotohanan. Kaya nga ho sa mga taga-Bonbon, hallelujah. Marami akong plano nung time na yon, pero binago lahat ng Diyos. Inutusan niya ako na pumunta sa mga tahanan, sa mga pamilya. Hindi lamang isang beses, no? Kundi higit pa upang makasama namin sila at makarinig sila ng salita ng Diyos sa maraming pagkakataon habang naroon tayo. Nanawagan kami sa kanila na lumapit. Nanawagan kami sa kanila na makinig. At nanawagan kami sa kanila upang tanggapin ang isang relasyon na ibinibigay ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya sabi nga dito, not only we want you to come and join our fellowship, kundi hinihiling din namin kayo mismo makilala nyo ang ating Panginoon, ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesucristo. Ilagay nyo nga dyan sa comment section, the most powerful name, Jesus Christ. Ilagay nyo nga dyan sa inyong comment section, Jesus Christ. No? Lahat ng authority, lahat ng power is under the name of Jesus Christ. Even the authority and power in heaven and even on earth and even sa mga nasa ilalim, no, maging ang kaaway, they are all subject to the authority and power of Jesus Christ. No? No sickness is above the name of Jesus Christ. No cancer sickness is above the name of Jesus Christ. No government, no leadership is above the power of Jesus Christ. All of these things, they are all under the power of Jesus Christ. Kaya kapatid, the best way to enjoy the fellowship is to accept the relationship and have fellowship with our God. Hallelujah. Lungkot nga lang tayo talaga. May mga tao na sinasadya nilang huwag makinig. Patawarin niyo rin po ako na kuminsan ako rin na nagiging dahilan, natatakot, nahihiya, pero hindi ko po intensyon na pagalitan na sino man at sermonan. Nais ko lamang may payag sa inyo ang mabuting balita, ang kabutihan at katapatan ng ating Diyos. Kaya sa susunod, huwag ka nang mahihiya, kapatid. Sa orsa yon, maaari mo kaming imbitahan, maaari mo kami tanggapin sa iyong tahanan upang marinig ang mabuting balita ng kaligtasan na bigay ng ating Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus. Amen po ba? Purihin ang Panginoon. So, brothers and sisters, sa oras na ito, a fellowship without Christ will never be a good fellowship. Dapat ang lahat ng gawain, lahat ng iglesia ay nakasandig kay Kristo as the center of that ministry, as the center of that relationship.
Ang sabi ng sumunod na talata, in him was life, and the life was the light of men, and the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it. Sa Tagalog, sinasabi dito, pinahayag unang-una, why is there first a letter from John? Bakit may first John, second John, and third John? Number one, para maipayag sa inyo ang kanilang naranasan, naramdaman, at nakita sa Panginoong Hesus Kristo. Number two, ang sabi dito, sinusulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan. Amen? Para malubos. Kala nyo may relasyon na tayo sa Lord? Porke ba kilala mo na ang Panginoon? Ako, kilala ko ang mayor, pero hindi niya ako kilala. Kilala ko ang presidente, pero hindi niya ako kilala. Ibig sabihin, kilala natin sila lahat, pero iilan lamang ang may relasyon sa kanila. Kaya kapatid, sa osa to, kilalanin natin ang ating Diyos. Number one, our God is light. Ang Diyos ay liwanag. Alam natin ang liwanag, no? Light conquers everything. Huwag ko kayong maniwala sa mga palabas sa telebisyon na ang kadiliman ay sinakop o nilupig ang liwanag. Wala pong ganoon. Ang katotohanan, nilupig ng liwanag ang kadiliman. Kaya pag sumisikat ang araw, lahat ng kadiliman ay nalalagyan ng liwanag at kaluwalhatian ng ating Diyos. Kaya sabi ng verse 5, ito ang aming narinig sa kanyang anak at pinahayag namin sa inyo, ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa kanya. Ang Diyos ay banal at walang anumang kasalanan. Ang Diyos ay mabuti at walang anumang masama na kanyang iniisip para sa lahat. Lagay niya nga dyan sa inyong comment section, God is light. God is light. Kaya o isa sa pinakamahalagang gamit sa masbate, pag nasa misyon, dapat meron kang flashlight. No, sapagkat di naman lahat ng lugar doon ay may ilaw. No? At syempre, sabi nga natin, kapag may ilaw, alam mo yung daraanan mo. No? Kaya nga doon, maiwasan mo yung madulas na putik. Doon, hindi ka matitisod sa pataas o gugulong sa pababa sapagkat nakikita mo ang lahat. So, kung walang liwanag, maaari tayong matisod, mapahamak. Kaya nga minsan, nung kami lumakad kasama yung mga bata, no, na nadulas tayo, no, pupurihin ng Panginoon, hindi naman tayo nahulog o nadapa. So, andun pa rin ang pag-iingat ng mga anghel ng Panginoon. But still, sabi nga natin, kung yun ay naganap sa gabi, hindi malabo, hindi malayo na mangyari yun. But the problem is this, meron kang ang flashlight, eh paano naman kung mawalan to ng power along doon sa kalagitnaan ng paglalakad mo. Kaya nga kapatid, hindi ako lalabas, hindi ako lalakad nang hindi nakapag-ready lahat ng aking flashlight charge, no? Ganon din sa Panginoon, dapat ang buhay natin lagi naka-charge sa Lord, no? Ibig sabihin, para pagdating ng pagsubok, hindi tayo panghinaan ng loob, hindi tayo susuko, hindi tayo mawawala ng kapangyarihan, sapagkat ang Diyos ay sa lahat, sapat sa lahat ng pagkakataon. Amen po ba? Hallelujah. His grace is sufficient. Sapat ang kanyang biyaya, ang kanyang habag. Kaya sabi nga dito, ang Diyos ay ilaw. Asahan mong walang kasamaan. Asahan mong walang panlilinlang. Pawang katotohanan at katwiran ang siyang pinakikita ng ating Diyos. Kaya sabi ng John chapter 1 verse 6, no? If we claim to have fellowship with Him and yet walk in the darkness, we lie and do not live out the truth. Kung ating ipinapayag na tayo ay may relasyon sa Kanya,
Pero tayo'y namumuhay sa kadiliman o sa kasalanan, nagsisinungaling tayo. So this letter is an invitation to all to receive the fellowship, not the church, but to receive the fellowship God is offering to us. Have fellowship with our God. No, yun mismo. Hindi sapat na naniniwala ka. Ay, kilala ko yan si Jesus. Narinig ko kwento niya nung bata kami sa Sunday school. O kaya, nagsisimba naman ako araw-araw at di ako gumagawa ng masama. The biggest question, ang tao ba na hindi gumagawa ng masama ay mabuti? Okay? Alam niyo mga kapatid, ako po mismo, gusto ko ba na mabuting mabait na estudyante? Ayaw ko na mabait na estudyante sapagkat ang mabait, hindi tumatayo, hindi umaalis sa kanyang kinaupuan, hindi rin nagsasalita. No? Hindi ka naman pwede maging top 1 sa pagiging mabait. No? Hindi naman pwede na sa lahat ng pagkakataon ay hindi ka nakikilos. No, amen. What we need is a person who is good. No, good in everything. Magaling. Ibig sabihin, marunong sumunod. At sabi nga, natututo sa atin. Eh kung wala siyang ginagawa at hindi ko alam ang kanyang iniisip, so hindi ko rin siya mabibigyan ng mataas na grado. What we need is somebody who listen and who learn from us. Katulad din sa Panginoon. Kung matututo ka sa Panginoon, ang buhay mo'y liliwanag at walang kadiliman sa Kanya. Hallelujah. Kaya kung anong nangyayari kapatid, kiniklaim mong may relasyon ka sa Diyos, pero ang buhay mo'y wasak, puno ng tinatawag nating kasalanan, puno ng masamang bisyo, then we are lying. Nagsisinungaling tayo. Wala sa atin ang katotohanan. Sa Tagalog, kung sinasabi na tayo ay kaisa niya, ha? Kung totoo, ngunit namumuhay naman saan? Sa kadiliman. Nagsisinungaling tayo at di namumuhay sa katotohanan. Yun na. Hallelujah. Mamuhay sa liwanag. Okay? Mamuhay tayo sa liwanag. Yan ay lagay nyo. Mamuhay sa liwanag, mamuhay na may kabanalan. Pastor, paano maging mamuhay na may kabanalan at katwiran sa harap ng Diyos? Kapatid, tanggapin mo siya. At ang kasalanan mo ay hingi mo ng tawad at ikaw ay kanyang patatawarin at linisin sa lahat ng kalikuan. Tanda mo yan. Is it possible for us to be blameless, righteous, and holy? Yes, because Jesus Christ already paid the price of our redemption. Binayaran niya ng buo ang ating kaluluwa upang maligtas tayo sa kasalanan. Siya ang nakaranas ng hirap at kaparusahan na dapat tayo ang nakaranas. Siya ang nasaktan sa halip na tayo. Siya ang ipinahiya sa halip na tayo. Pero ginawa niya ito upang tayo na nananalig sa Kanya ay makaranas din ng kapatawaran at katubusan sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Hallelujah. Kaya sabi, tuloy natin sa verse 7, ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, kung paanong siya ay nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan. Kaya kung tayo ay namumuhay sa liwanag, dapat, sabi nga, katulad din ng Panginoon, namumuhay din tayo sa liwanag. Kung tayo'y nagkakaisa at nililinis ng dugo ni Jesus sa kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan, tayo'y namumuhay na sa liwanag dahil kay Kristo. Pero, if we say we have no sin, kung ipipilit natin, ay wala naman akong ginawang mali. Wala naman akong kasalanan. So, ibig ba sabihin, nagagawa mo 10 utos ng Diyos, hindi ka nagsisinungaling, hindi ka pumapatay. Eh kapag ikaw ay nagalit at inisip mo ang kapakamakan na ibang tao, that kind of act is already murder, pagpatay na yon. Pag ikaw ay tumingin na may kalayan sa isang babae, that is already adultery. Okay?
pag pinagkait mo ang tulong sa mga nangangailangan. So kapatid, hindi ba maituturing na kasalanan yan? Kapatid, hallelujah. Hindi ka ba nagsinungaling ever since? So every sin you committed is counted and its result is death. For the wages of sin is death, but the gift of God is life eternal through Christ Jesus. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. We need God. Lagay mo nga dyan sa comment section, we need God. Kailangan natin ng Panginoon. Kailangan natin ng Diyos. Kaya kapatid, sinasabi mo may relasyon ka, pero alam mong namumuhay ka sa kasalanan, namumuhay ka sa kadiliman. Inaanyayahan ka ng Panginoon ngayon. Kung binabasa mo ang aklat ng unang Juan, ito ang mensahe na nag-iimbita sa iyo. Natanggapin na ang Panginoong Hesukristo. Tanggapin mo na at mamuhay ka sa liwanag upang mamuhay ka ng may kalayaan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At sabi nga dito, pag sinabi mong hindi ka nagkakasala, mas marunong ka pa ba sa Diyos? Kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Amen? Hallelujah. Not even one day is it possible na ang San Kristiyano hindi magkasala. Alam mo kapatid, pag pinilit mo na huwag magkasala, doon na pumapasok ang kasalanan. We call that legalism. We call that self-righteousness. You cannot be blameless based on your works. Hindi pa pwede. Sapagkat pag ginawa mo ito sa sarili mo, hindi lang ikaw nagkaroon ng kasalanan ng kasalanan dahil sa hindi mo pagsunod, bagkos yung pagsunod mo ay nagpapakita pa ng pagiging palalo o kayabangan. Kaya we remember when we share the gospel, people are closing their doors. That is the response of people. No, sinasaraduhan nila kami. Tapos sasabihin nila, may lakad kami. Sasabihin nila, alam na namin yan, mabait kami, wala kaming ginagawang masama. Ano sabi dito, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sila at wala sa atin ang katotohanan. So, brother, sister, ngayon, do you have a genuine relationship to the Lord? Ha? Ang dami ng pagsubok ang dumating sa iyo. These are warnings, reminders that we need God. Kaya may pagsubok sa buhay mo sapagkat pinapaalala lamang ng Panginoon ang kaligtasan ay galing sa Kanya. So kapatid, nagkaroon ka ng second chance of life. No, nabingit sa kamatayan ang iyong buhay and yet God gave you another chance to live a life according to the will and purpose of our God. Tanggapin mo, no? Eh, pastor, malaki ang kasalanan ko. Alam ng Diyos yun. Kapatid, sabi ng 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ulitin natin. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Only God can do that. Only God can. No, if it is impossible to men, but with God, all things are possible. So brothers and sisters, not our fellowship alone, not our church alone, have a genuine relationship with our God. And if you have the right relationship with our God, then we will have the right fellowship with our God. Sama-sama tayo, nagkakaisa tayo dahil sa ating
Panginoon. Tagalugin natin ang sabi ng 1 John 1:9, wala ka nang dapat ikabahala o ikatakot. Kung ipinapayag natin ang ating mga kasalanan, maasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay matuwid. Hallelujah. You cannot come to Him with sins in your hands. And the only way to get rid of that sin, ang tanging paraan para matanggal ang dugo, ang karumihan sa ating buhay, sa ating mga kamay, ay sa pamagitan ni Kristo Jesus. You cannot go to God with sin. You cannot approach Him in His throne with sin. Sapagkat ang Diyos ay banal, kaya ang dapat na sumusunod sa Kanya ay banal. At tayo'y naging banal hindi sa ating gawa, kundi sa biyaya at tulong ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya sabi dito, mga anak, sinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. So, number one, the purpose of 1 John, number one ay para malaman natin ang patungkol sa Panginoong Heso Kristo, who is Jesus Christ. And number two, to complete our joy, at ito po, upang hindi na tayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, mayroon tayong tagapamagitan sa Ama, at iya'y si Kristo ang walang sala. Bakit po? Dahil si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Purihin ang Panginoon. Ilagay mo nga dyan sa comment section. Kung ikaw ay meron ng relasyon sa Diyos, if you are truly a Christian, a born again Christian, sabi yun ng John 3:7, ng John 3:3, you must be born again. Hallelujah. Dapat mo ipanganak na muli. Kaya kapatid, kung si Kristo ay nasa buhay mo, ikaw ay ligtas na. Ikaw ay nasa liwanag na. At ikaw ay kanyang pinalaya. Ilagay nyo nga dyan sa comment section. Tinanggap ko na ang Panginoong Heso Kristo. Come on, people. Lahat kayo na tumanggap sa Panginoon. Lahat kayo na nanalig sa Panginoon. Ilagay nyo sa comment section, tinanggap ko na ang Panginoon. At sa bawat isa na lubusan pa na hindi binubuksan ang kanilang buhay at nagdadalawang isip, we are encouraging you. You must be born again. Accept the Lord. You and your family will be saved. Kaya pag pinag-usapan natin ang kaligtasan, yes, salvation is personal, but the intention of God is for your whole family to be saved. When God called Abraham, this include his family. Nang tinawag ng Panginoon ang mga lingkod niya, kasama ang kanilang pamilya. Even the Samaritan woman, when she wants to have the water of life, the Lord said, bring your husband here. Nakita niyo po, and even sa time ng pagdating ng baha, we all know yung mga passengers ng arko, hindi lang yung mga hayop, bagkus yung isang kumpletong pamilya. 8 souls in the ark, saved by the grace of God. Amen? Kaya nga kapatid, sa oras ito, manalangin tayo. Aming Ama, salamat sa mabuting balita. Aming Ama, kami nagkasala at hindi karapat-dapat sa iyong harapan. Ngunit dahil sa biyaya mo, dahil sa sakripisyo ng Panginoong Hesukristo, kaya kami ay nagkaroon ng kaligtasan at kapatawaran sa lahat ng aming nagawang kasalanan. Patawarin mo po kami, Ama. Hugasan mo kami ng banal na dugo ng Panginoong Hesukristo. At sa araw na ito, tinatanggap ka namin na aming Panginoon
aming Diyos at tagapagligtas. Ikaw namang una ang siyang gumabay sa amin. At sa bawat araw, lalong lumalim ang aming relasyon sa iyo at ang aming commitment sa iyong iglesia at aming desire, Lord, na maabot ang lahat para masumpungan ang kaligtasan bunga ng mabuting balita. Sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang pasasalamat, sa iyo ang karangalan, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, sa Diyos lamang ang papuri. Magandang umaga, mga kapatid.